at ka-espesyal, magandang umaga. Dumating na po yung in-order ng mister ko para sa aking balakang, yung lumbar back support. Kasi may problema sa aking lumbar. Ito na siya. Punit na. Napunit ko na. Salamat naman sa aking mister. Binilhan niya ako kasi bibiyahe ako para sa 40 days ng tatay ko. Try natin kung mag-fit sa akin para dito yan. Kasi may diferensya yung likod ko. Ang kirot, naging inom ako ng gamot. At paano kaya ito isusuot? Oh, ang laki. Ay, meron siyang parang bakal. Pero natatanggal yata ito Parang bakal niya. Ay, hindi. Ay, natali. Hindi matanggal. Sabi dun sa video, matatanggal siya Naka-stay lang siya talaga. Ito, ganyan. Parang hindi expert. Parang Sabi nga, adjust yung niya. Masakit. Ah, hindi siya. Ay. Meron yan. Wala din po. Sagit na lang. Parang hindi yung actual Ubus na po. Ano lang yan, manok? Ano po? 180 po. Update po mga kamamis at mga ka-espesyal ko. Ito po ang finding sa akin. Ayan po. Both pressure normal tissue architecture, no discrete, no jewel identified in right breast inflammation, are not dilated. So, andun pa rin po yung bukol sa dede ko. Left breast cystic nodules, Girard's 2. Yan po. At sa aking mga laboratory, sa aking dugo, andito rin. Tapos, sa lumbar ko. Sa aking spinal, beginning spars are seen along the margins of vertebral body. So, yung findings, mild degenerative changes of the lumbar spine. Yan ka po. So, next po na, may papakita ko sa inyo. Kaya lagi po akong nagpapadoktor. Bahagi ko sa inyo ay aking mga labs, blood test. So, nababahala rin ako kasi alam nyo naman, puyat na puyat ako. So, lahat yan ay mababa. Hematology ko, ayan. Low, high, red cells count ko, high. Yan ang aking hematology result. Puro low ang aking hematology result. Na naman, magkasabay kami na follow up check up ulit after ng kanyang ultrasound sa tagiliran kasi iniinda niya masakit. So, ang hindi ko pa nakukuha ay ang aking mammogram at ang aking 2D echo at saka ECG. So, uuwi ako kasi mag 40 days ang tatay ko. Pagbalik, update ko po yung ulit. Update ko po kayo ulit. Maraming salamat po. So, ito, gamit tayo ng ganito. Sabi nila, matatanggal yung nandun sa likod, hindi naman. Paano ba ito gamitin? Ganyan. Dapat itali, ay ano siya. Dito o, sa lower part ng ating
ganyan siya. Ito. Dapat na ano pa, masipipan pa konti. Ito mahila eh. Ang hirap hilain. Oh, ito. Oh, pwede. Ah, ito pa lang pang hila. Masakit. Masakit pag hinila ko siya. So, i-open ito. Ilak ko siya, tapos hilain ko din sa kabila, magdalak yun. Yan. Yan na po. Yan. Sa likod. Ganyan siya. May apat na bakal. Dapat naka ano yung bakal. Sa likod ko. Yan. Po. Pababa. Kasi yung ako, dito ko siya, dito. Sa left niya. Nakita nyo naman doon sa x-ray. Nakita nyo na po ba ang aking x-ray? Hindi pa. Ito na po ang aking x-ray. So, makikita nyo po dyan. Yan. Straight yan dapat. Straight. Ito, ganyan dapat yan. Oh, yan. Sa akin, gumanon siya. Yan. At saka, nandito po yung damage sa akin. Ayan, oh. Nakita nyo po ba yan? Ito, to. Yan yung damage sa akin. Yan yung, ang tawag nila, parang osteoarthritis. Mula dito, sa vertebra na yan, hanggang dito. Yan, yung nakita nyo yung mga itim-itim sa kanya, yung itim. Yan o, yung malaking itim na yan. Yan po ang damage sa akin. Kaya, ingatan po ninyo ang inyong mga balabalakang. Huwag basta-basta magbuhat po ng mabibigat. Siguro sa akin, sabi na overuse, ganyan. Nagbubuhat ako ng hindi akma sa timbang ko. Sobra-sobrang pagbubuhat na pa, sobra-sobrang yan po, mag-ingat po sa yung mga balakang, makirot na makirot po. Pain reliever po muna ang aking ginagamit. Yan po siya, yan andyan po, oh, yan o, oh. yan nakita nyo yan po yung damage sa akin. Sana maano pa. Pero ang sabi nila, inoopera daw po yan. Lagi-lagi ko na po itong sinusuot. Kahit magpantalon ako or ano, susutin ko yan. Para hindi masyadong gumalaw-galaw. Pero sabi nila, may therapy daw, may exercise daw. Kung saan nyo, ano, masakit siya lagi. Ito, yan. Ganyan. Ganyan lang. Ganyan. Yung exercise, ganyan. Tapos, yung ganito, masakit siya, dahan-dahan lang, basta yung ganyan, para mag-balance. Ito ang laging talagang masakit sa akin, yung right side ko. Hinay-hinay din yung exercise. Pag umupo ako, ingat na ingat ako. Pag tayo ko, nahihirapan akong tumayo. Pag wala akong kapitan, pag wala akong hawakan, masakit siya. So, kailangan may hahawak sa akin or meron akong tutukuran para makatayo ako ng maayos. Yan, gaya niya, meron akong tutukudan ng kamay ko, tatayo ako, ganyan. Pain reliever na nireseta sa akin. Pain reliever na ang nireseta sa akin dahil
hindi pa man nakikita ng doktor ang aking result. So, babalik pa ako sa kanya after ng 40 days ng tatay ko. Hindi nyo ako kita. So, sa mga may nararamdaman sa kanyang, sa kanilang balakang na sobrang kirot, huwag nyo pong pag walang bahala, magpatingin kayo. Kasi sa akin, noong una naramdaman ko na to, nagbuhat ako ng isang galong tubig, nag-blackout yung aking paningin, so kumirot na siya. Uminom lang po ako ng pain reliever na wala naman siya. Pero minsan pag napapagod ang mga paa ko, masakit yung balakang ko, makirot. Hindi ako makatagilid, gusto niya naka-steady lang, si Janela yan. So, oo. Ani? Oo, Mimim. So, yan. After siguro mga 8 months to 10 months, ngayon, isang linggo na nangyari ulit na namalengke ako, medyo madami yung aking binitbit. Tapos pagtapos ng, wala pa naman akong naramdaman. So, naglaba ako yung matagal-tagal konti na upo ko, tapos bigla akong tumayo. Yun, nawalan ulit ako ng aking, nag-blackout ulit saglit ang aking paningin. Tapos biglang kumirot ulit. Sabi ko, magpapa-check up na ako. Yun, nagpa-check up ako, pina-x-ray ako. Yun yung lumabas sa aking x-ray na, yun nga, sinurts ko lang din naman. So, ang pinakamalapit na ano, yes, osteoarthritis. Pero, hindi pa ako pumupunta sa aking doktor. Pinaliwanag lang ng x-ray, nang kumuha ng x-ray sa akin na, mami, parang meron kayong osteoarthritis. Ingatan niyo po yan. Sabi mo yan sa akin. So, sa mga may iniindang masakit ang kanilang likod, ipi-x-ray yun po, magpatingin po kayo para sa akin, and mild pa lang. Pero pagpunta daw ng severe yan, ino-opera daw po yung mga parang yung mga joints ng vertebra, yung spine natin. Sa baba kasi ako, wala naman nakitang fracture. Wala naman, yun lang. Parang, ano ang tawag dun? To those, alam nila kung may, kung sino yung mga merong ganito na nangyari na sa kanila, pa-share naman ng inyong exercise, kung ano mga therapy ang ginagawa sa inyo. Siguro pag nag-therapy ako, ang mahal-mahal siguro ito. Sabi nila yung iba, na-operahan daw kasi severe na sila. Ayan. Yun, gusto ko lang i-share sa inyo po na yung may mga nararamdaman, magpa-check up po kayo, lalong-lalo na sa ating mga balakang at parang namamanhid ang ating mga paa. Yun lamang po. Salamat po. Sharing is caring and health is wealth. Bye-bye po. Thank you.